Matapos siyang maloko ng lalaking dapat ay pakakasalan niya, natagpuan na lang ni Yvette ang sarili na gustong mabuntis sa paraang hindi niya na kailangan pa ng lalaki. IVF na lamang. Yvette, malungkot man pero dederechahin na kita. Isang egg cell lang ang na-produce mo. Para sa edad mo, I'm expecting more. Kaya dapat talagang maisagawa na to sa lalong madaling panahon. Ang nakakabahalang balita na iyon ang naging rason kay Yvette para agarang isagawa ang IVF. Ang problema ay kung kanino siya makakakuha ng similya. Ngunit biglang nagliwanag ang mukha niya nang may naisip siya. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang successful na IVF procedure ni Yvette, na-assign nito na magpanggap na katulong para manmana ng bilyonaryo. Kung karapat dapat ba itong maging guardian ng ulilang pamangkin? O baka katulad din siya ng iba pa nilang miyembro ng pamilya na tanging yamang makukubra lang ng bata ang habol? Sa isang gabing malamig at madilim, tila nagliliyab ng apoy ang nararamdaman ng boss at ni Yvette nang tuluyan na nga siyang sakupin at angkinin ng makisig na binata. Ngunit paano kung iyon pala ang magiging susi para malaman ni Yvette ang madilim na sikretong itinatago ng binata? Isusumbong niya kayang binata o mauulit pa ang gabing pagsakop sa kanya? Gayong nalaman din ng bilyonaryong dinadala ni Yvette sa sinapupunan niya ang kanyang tagapagmana. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Po, hindi ko po maintindihan. Usal ni Yvette na tila nabingi sa binalita ng kanyang ubikaini na si Doktora Santos. Nagbibiro lang po kayo, hindi ba, Doktora? Hindi po magandang biro yung sinasabi ninyo. Nagsimula nang maluha si Yvette sa kanyang narinig. Malungkot ang mga mata ng doktora. Senyales na hindi ito nagbibiro at nalulungkot din sa kanyang binalita. Hindi rin ito makatingin ng maayos sa dalagang si Yvette. Ramdam nito ang pighating nararamdaman ng dalaga sa mga oras na yon. Napatikim pa ito bago magsalita upang mapukaw ang pansin ni Yvette. Nang mga oras na yon, ay unti-unti nang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Alam ko nakakagulat ang binalita ko sa'yo. Alam ko rin mahirap. Pero ayon sa mga tests, your eggs are weak. It may conceive pero maliit lang ang chance na makabuo kayo in an instant. I'm afraid na baka maubusan ka ng oras at maagang magmenopause. Hindi ko rin sure how it happened pero ang mga eggs na pinuproduce mo ay para bang nasa late 30s na ang edad, going 40s. Paliwanag ng doktora. Napakabit si Yvette sa kanyang kinauupuan dahil sa kagimbal-gimbal na balita ni Doktora Santos. Ilang sandali pa at napasandal ito hanggang sa nawala na ng malay. Matagal nang gustong magkaroon ng anak ni Yvette upang mapatunayan ang kanyang pagkababae. Kasama ang kanyang nobyo ay gagawa sila ng sarili nilang kastilyo at siyang reyna. At kasama ng kanilang mga anak na magiging prinsipe at prinsesa dito. Sino ba naman ang hindi mangangarap na magkaroon ng sariling pamilya? Maranasang mabuntis at magkaroon ng anak. Isa ito sa pangarap ng karamihan sa mga kababaihan at kukumpleto sa kanilang pagkatao. Ngunit ang munting pangarap ni Yvette ay gumuho dahil sa kanyang nalaman. 10 taon na sila ng kanyang nobyo na si Gerald. Tila kasal na lang ang kulang sa dalawa at magkaroon ng anak dahil sa tagal ng kanilang pagsasama. Ngunit kahit anong pilit nila ay hindi sila mabiyayaan ng kahit isang supling. Labis ang pagkabahala ni Yvette, kaya naman naisipan itong magpatingin upang malaman kung siya ba ang may problema. At ito na nga ang kanyang pinakakinatatakutang balita. Pagmulat ni Yvette ay naaninaw niya kaagad ang puting kisame ng silid. Pagbaling niya sa kanan ay may nakabantay na nurse sa kanyang tabi. Napansin naman kaagad ng nurse ang kanyang pagkakaroon ng malay, kaya inassist siya kaagad nito
Ma'am, may nararamdaman po ba kayong masakit? Nahihilo po ba kayo? Sunod-sunod na tanong ng nurse. Umiling lamang si Yvette bilang tugon. Tatawagin ko lang po si doktora para matingnan niya po kayo. Wika nito at umalis ng silid. Pagkasara ng pinto ng nurse, ay bumaling si Yvette at humarap sa bintana. Habang nakatanaw sa mga ulap, ay hindi na nito mapigilang hindi tumulo ang kanyang mga luha. Sa kabilang dako, nasa meeting si Angelo Guanzon, ang may-ari ng isang housing and development firm. Nasa meeting ito with the investors upang bigyang daan ang bago nilang proyekto. Isang makisig na binata si Angelo at isa rin siya sa pinakabatang CEO sa bansa. Matikas kong tumindig, metikuloso at masyadong OC sa mga bagay. Gusto nitong nasa ayos at plano ang lahat. Ayaw nito ng magulo, maingay at higit sa lahat ay madaldal. Wala sa kanyang bokabularyo ang salitang pwede na. Ang gusto niya ang maging pinakamagaling sa lahat. Seryosong nakikinig si Angelo sa nagpe-present nang biglang lumapit ang kanyang kaibigan na si Sian. Angelo, kailangan mo munang bumalik sa office mo. Urgent. Bulong ni Sian sa kanyang kaibigan. Marahang lumingon si Angelo upang hindi makapagsagabal sa pakikinig ng iba pa niyang mga kamiting. Bakit? Hindi mo ba nakikita? Nasa gitna ako ng meeting. Tapos sasabihin ba sa akin kailangan ko nang bumalik sa opisina ko? Mahina, ngunit pasinghal nitong sabi. Napapikit si Sian at hindi alam kung paano pipilitin si Angelo na pumunta sa kanyang opisina. Angelo, please, give this meeting at least 5 to 10 minutes break. Kung hindi, wala ka nang maaabutan sa opisina mo. Muling bulong ni Sian. Nang dahil sa sinabi ni Sian, nanlaki ang mga mata ng binata. Sumandal itong muli sa kanyang silya at kalmado pa rin na pinakinggan ang nagpe-present sa kanyang harapan. Nanlaki man ang kanyang mga mata kanina, ay tila winariwala nito ang sinabi ni Sian sa kanya. Napaismid na lang si Sian at muli nang bumalik sa kanyang kinauupuan. Ilang sandali pa at pinahinto muna sandali ni Angelo ang nagpe-present at binigyan ng 20 minutes break. Nang dahil dito, ay dali-daling lumapit muli si Sian sa kanyang kaibigan at sinamahan ng binata sa kanyang opisina. Pagbukas nito ng pinto, ay bumungad kaagad ang mga papel na naggalat sa sahig, mga upuang nakatumba na tila dinaanan ng buhawi ang kanyang opisina. Sir, tama na po yan! Saway ng sekretarya ni Angelo. Kaya naman napabaling doon si Angelo at si Yan sa tinig na kanilang narinig. Mauubos po ang mga figurines ng papa ninyo. Lahat pa ng papers kinalat nyo na, mapapagalitan po ako. Saway ng sekretarya ni Angelo sa isang batang nakasampa sa mesa. Sir Nathaniel! Pakiusap ito sa bata. Nakasampa si Nathaniel sa mesa ni Angelo. Hawak-hawak ang isang figurine na kabayo sa isang kamay at isang snow globe naman sa kabilang kamay. No! I want Papa Angelo now! Utos ng makulit na bata. Call him! I wanna play with him! Not with you! Pero nasa meeting pang papa mo. Mamaya makikipag-play yun sa'yo. Promise! Matatapos na yun kaya please, tama na. Muling pakiusap ng sekretarya. Agad na uminit naman ang ulo ni Angelo sa kanyang nasaksihan. Walang sabi-sabi itong lumapit sa batang si Nathaniel. Nathaniel! Sambit ni Angelo na may kalakasan ng boses. Umalingaw-ngaw ang malagong boses nito sa buong kwarto. Kaya naman natigilan na rin ang bata. Nagulat ito nang makita ang kanyang Papa Angelo sa kanyang harapan. What do you think you are doing? Tanong nito sa musmus na bata. Gumiti si Nathaniel na tila nakakaloko. I'm just playing, Papa Angelo. Do you wanna join? Throw and catch? Nakangiting sambit ni Nathaniel, sabay hagis ng snow globe na kanyang hawak. Nagulat ang lahat. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes ni Angelo, kaya nasapo niya ito, bago pa man bumagsak at mabasag. Nathaniel!
Kikil na sabi ni Angelo sa bata. Samantala, lumipas ang mga oras at naging maayos na ang pakiramdam ni Yvette. Hindi na ito nahihilo at mas naging maayos na ang pakiramdam kesa kanina. Are you sure kaya mong mag-travel? Huwag ka na kayang pumunta sa orphanage. Nandun naman na si Sarah, hindi ba? Ani ni Doktora Santos sa dalaga. Opo, Doc. Okay na po ako. Ay, life must go on pa din naman po, diba? Opo, at malungkot ako nang sobra kanina. Pero sabi niyo nga, may maliit pa naman na chance ako. At least may chance. Hindi po ba, Doktora? Tanong ni Yvette. Gumuhit ang isang maliit na ngiti sa mukha ng Doktora. Oo, tama ka, Yvette. Hayaan mo't sa abot ng aking makakaya, itutulungan kitang makahanap ng paraan para magkaroon kayo ng anak na Gerald. Sambit ng Doktora. Umalis na si Yvette. Ngunit habang nasa biyahe ang dalaga, ay nakaramdam ito ng matinding kaba. Tila sinyales na may masamang mangyayari o hindi kaya may hindi siya inaasahang mangyari. Kaya naman todo ingat ang dalaga at nananalangin ang kanyang kaligtasan. Hanggang sa makarating si Yvette sa orphanage, Angel's Home Orphanage. Sa nasabing orphanage, nagtatrabaho ang dalaga bilang isang social worker. Bukod doon, ay sadyang mahilig si Yvette sa mga bata at matyaga ito sa mga ito. Siya ang isa sa paboritong guro ng mga bata sa lugar. Wala itong hindi napapaamong bata dahil sa kanyang charming at makulit na personalidad. Ngunit sa hapon na yon ay nilalamon ng lungkot ang dalaga. Ngunit trabaho ay trabaho. Kailangan nitong isang tabi ang personal na dinadala at tapusin ang kanyang trabaho. Isang nakangiting maskara ang iniharap ni Yvette sa lahat ng kanyang nakasalubong nakatrabaho at mga bata. Ginagawa niya ito upang walang makahalata ng kanyang pinagdaraanan ng araw na yon. Subalit may hangganan ang lahat. Nang makarating ito sa kanyang opisina, ay may narinig itong mahihinang ungol mula sa CR. Nakaramdam ito ng kaba dahil alam niya ay siya lang ang tao sa silid ng mga oras na yon. Sakto at may nakita itong walis tambo sa gilid, kaya hinablot niya ito at hinawakan ng mahigpit. Tinaas ito ang walis na para bang may hahampasin na kung ano. Malapit na ito sa pinto ng CR at marahan siyang lumapit dito upang pakiramdaman kung may tao nga ba sa loob nito. Habang nakadikit ang kanyang isang tenga sa pinto, ay may narinig itong dalawang pamilyar na boses. Ginawa mo rin ba ito kay Yvette, ha? Halinghing na sabi ng isang babae. Hindi, sa'yo lang, Sarah, sa'yo lang. Hingal na sabi ng lalaki. Yun pala ang naririnig ni Yvette ay tila umakyat na sa kanyang ulo ang dugo ng kanyang buong katawan. Good, kaya pala hindi kayo nagkakaanak kasi hindi mo ginagalingan. Usal ng babae. Napatawa ang lalaki, kaya naman na-distract ang babae. Nakaibabaw sa lalaki at huminto. Anong nakakatawa? Tanong nito. Alam mo, kahit galingan ko pang pakikipagtali kay Yvette, walang mabubuo. Sambit ng lalaki. Baka sa mukha ng babae ang pagtataka. Alam mo ba kung bakit? Dagdag ng lalaki. Hindi umimik ang babae na tila hinihintay lang ang susunod na sasabihin ng kausap. Nang minutong yon ay tila binuhusan si Yvette ng malamig na tubig sa kanyang mga naririnig. Malakas ang kutob nitong ang lalaki sa loob ng CR ay ang kanyang nobyong si Gerald. At ang babae namang kasama nito ay si Sarah, isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Kahit na gustong sumabog ni Yvette sa galit, ay hindi niya magawang sugurin sa loob ang dalawa. Nang dahil sa tono ng boses ni Gerald, na para bang may alam ito sa kung anong nangyayari sa kanyang katawan. Spill it! Ito naman pabitin! Pilit ni Sarah at hinalikan si Gerald upang mapapayag itong magsalita ang kanyang ginawa kay Yvette. Okay, hindi kami magkakaanak ni Yvette dahil I always give her pills. Bunyag ni Gerald. Sekretong nilalagyan ni Gerald ng contraceptive pills na dinudurog ang kape ni Yvette tuwing umaga.
At dahil alam nitong mahilig ito sa kape, ay doon niya ito nilalagay upang palagi itong inumin ni Yvette. Kadalasan pa nga ay pinapabaunan pa niya ito ng kape na may dinurog na pills upang masiguro nitong hindi ito mabubuntis. Wala itong pakialam kung ma-overdose ang kasintahan o mapahamak ang kalusugan nito. Ang tanging gusto lang ni Gerald ay masiguradong hindi sila magkakaanak ni Yvette. Hindi pa man nakaka-recover si Yvette sa balitang sinabi ni Doktora Santos ay sinampal siya ng masakit na katotohanan na niloloko siya ng kanyang kasintahang si Gerald at bukod doon ay nilalasa na siya nito. Hindi na nakapagpigil pa si Yvette kaya naman sinipa niya ng buong lakas ang pinto ng CR. Nagulat ang dalawa sa loob. Ngunit huli na ang lahat bago pa man nila madampot ang kanilang mga damit. Tumambad na ang galit na itsura ni Yvette na may daladalang walis. Mga walang hiya kayo! Sigaw ng dalaga at hinampas ng hinampas ang dalawa. Ang kapal-kapal ng mukha niyo! Mga manluloko! Nakakadiri kayo! Ang bababoy ninyo! Sigaw ni Yvette. Sa bawat hampas ni Yvette ay doon niya binuhos ang kanyang sama ng loob. Kahit sinasalag nito ni Gerald ay hindi pa rin tumigil si Yvette. Tama na, Yvette! Ano ba? Magpapaliwanag ako! Sambit na Gerald. Nahinto sandali si Yvette. Pulang-pula ito sa galit. Magpapaliwanag ka? Sige! Sabihin mo na paano maipapaliwanag ang lahat ng narinig at nakikita ko ngayon. Ano? Hindi niyo sinasadya? Nadapa ka lang at sabay natanggal ang damit niyong dalawa? At hindi niyo na malayang magkapatong na kayo? Hindi niyo sinasadyang ma-shoot niyang ano mo kay Sarah? Ganun ba? Hindi na makapagsalita si Gerald na lalong kinainit ng ulo ng dalaga. Ano? Magsalita ka! At hinampas muli nito ng tambo ang kasintahan. Nang dahil sa ingay at sigawan, ay nabulabog ang ilan at nakita na lang nilang binabanbo ni Yvette ang hawakan niyang walis tambo sina Gerald at Sarah. Inawat si Yvette ng kanyang mga kasamahan at pinakalma. Matapos ang kaganapang yun, ay napuno ng galit si Yvette at nakipaghiwalay na ng tuluyan si Yvette kay Gerald. Hindi nito maatim na iniputan siya nito sa kanyang ulo at binaboy ang kanyang opisina. Mahirap man para sa dalaga, ay mas gusto niyang pakawalan si Gerald na naging kasintahan niya ng matagal na panahon kesa magtiis sa isang relasyong sinira na ng pagkakataon. Beb, ano, kamusta? Sambit ni Lorraine, ang best friend ni Yvette. Oh, huwag ka namang ganyan. Alam ko masakit pa pero huwag mo namang pabayaan ang sarili mo. Tingnan mo nga yung itsura mo, oh. Ang laki-laki ng eye bags mo. Mukhang hindi ka pa rin kumakain. Abay, sabi ni Ma'am Rowena, gabi ka na umuwi kahapon tapos ang aga mo pumasok. Natutulog ka pa ba? Nag-aalala ang tanong ni Lorraine. Matapos kasi ng araw ng paghihiwalay ni na Gerald at Yvette, ay sinubsob na ng dalaga ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Kahit natrabaho na ng iba, ay siya na ang umaako upang mawaglit sa kanyang isipan ang sakit na kanyang nararamdaman. Saglit na tumingin si Yvette sa kanyang kaibigan. Oo, Beb, okay lang ako. At bumalik na muli ito sa kanyang ginagawa. Ay, nako. Alam kong hindi ka okay. Sinabi na rin sa akin ni Doktora Santos ang lagay mo. Masyado ka ng stress. You need a break. Na-burnout ka na. Baka mamaya mag-breakdown ka na lang dyang bigla. Usal ni Lorraine. Ngunit hindi pa rin ito pinansin ang dalaga. Napahawak na lang ito sa kanyang noo at umiling. Okay, fine. May nahanap na akong way para magkaroon ka ng anak. Wika nito na nakapagpahinto kay Yvette sa kanyang ginagawa. Tumingin nito ng diretso sa kanyang kaibigan. Pero kailangan mo maging healthy at alagaan ang sarili mo to be successful, okay? May kalakihan ng halaga na kailangan dito kaya isa rin yun sa risk nito. Ano? Kaya mo ba lahat ng yun? Hamon ni Lorraine kay Yvette. Oo.
Gagawin kong lahat magkaroon lang ako ng sariling anak. Hindi ko kailangan ng lalaking makakasama o magbalaki sa kanya. Ang mahalaga sa akin ay magkaroon ako ng anak na masasabi kong sa akin at paglalaanan ko ng buong buhay ko. Seryosong sabi ni Yvette sa kaibigan. Nilahad ni Lorraine sa kanyang kaibigan ang sinasabi nitong paraan upang magkaroon siya ng anak. Sasailalim si Yvette sa artificial insemination kung saan diretsong ipapasok sa kanyang similya ng lalaki. May ideya si Yvette sa ganitong paraan at hindi ito nagdalawang isip na pumayag sa alok ng kanyang kaibigan. Okay then, kung wala ka namang tutol sa lahat, ihanda mong sarili mo at bulsa mo sa gagawin natin. Ani ni Lorraine. Nang dahil sa binalita ni Lorraine ay nabuhayan ng loob si Yvette at nagkaroon muli ng dahilan upang sumulong sa buhay. Sumailalim na nga ang dalaga sa proseso ng insemination makalipas ang ilang buwan. Natatakot man sa umpisa ay kailangan niyang maging matapang upang makamta ng pinapangarap na anak. Beb, ano, ayos ka lang? Wala bang masakit? Sambit ni Lorraine matapos ang insemination. Ayos lang naman ako, huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Yvette. Okay, after this, bilang ka lang ng at least 14 to 30 days. Imo-monitor naman kita para ma-sure kung okay ka. At hopefully, sana mabuo yung baby sa tummy mo. Ani ni Lorraine. Maiging nakikinig si Yvette upang walang makaligtaan sa mga ibibili ng kanyang kaibigan. Pwede mo namang gawin ang mga nakagawian mo. Pero remember, doble ingat dapat. And always pray na sana maging successful ang lahat. Alagaan mo ang sarili mo, ah. Pili ng kaibigan. Nakangiting tumango si Yvette at sinalat ang kanyang tiyan. Nagpatuloy ang buhay ni Yvette habang hinihintay ang magiging resulta ng kanyang ginawa. Kailangan pa rin itong kumayod upang mabayaran ang kanyang naging gastos sa insemination. At maswerte ito dahil may isang malaking biyaya na dumating sa kanya nang hindi inaasahan. Kausap ni Yvette ang kanyang head. May pinakita itong profile ng isang batang lalaking naging ulila dahil sa pagkamatay ng mga magulang nito sa isang trahedya. Nais ko sana mag-undercover ka para sa batang iyan, Yvette. Wika ni Rowena, ang kanyang head. Huwag kang mag-alala. 2 to 3 months lang naman ang operation na to. At alam kong ikaw ang tamang tao para sa trabahong ito. Nakangiti nitong sabi. Pero ma'am, baka hindi ko po kayanin ang ganitong kalaking responsibilidad. Pagtanggi ni Yvette. Hinawakan ni Rowena si Yvette sa balikat nito at nagwikang. Ano ka ba? Kaya mo to, Yvette. Alam kong sa lahat ng mga empleyado ko, ikaw ang may pinakamalasakit sa mga bata. Huwag kang mag-alala, sa'yo talaga inilaan ang trabahong to. Sabay abot ng kontrata sa dalaga. Binasa ng maigi ni Yvette ang kontrata at nanlaki ang kanyang mga mata sa halaga ng kanyang kikitain para sa trabahong ito. Pag pumayag na ako sa pinapagawa ni ma'am, mabilis kong mababayaran si Lorraine sa insemination na ginawa sa akin. Usal nito at nagkaroon ng dahilan upang pumayag sa alok na Rowena. Isang linggo na ang lumipas at handa na si Yvette sa kanyang papasuking trabaho. Magiging personal maid siya ng isang batang nagngangalang Nathaniel. Sumailalim si Yvette sa screening at kung anong proseso. Mabuti na lang at kasundo niya ang salitang swerte at walang kahirap-hirap na pumasa sa kanyang magiging amo. Naghintay si Yvette sa isang silid upang harapin ang sinasabing ama ng batang si Nathaniel. Habang nakaupo, ay namamangha si Yvette sa laki ng bahay na kanyang papasukan. Magagarang muebles at masasabi mong mayaman talagang nakatira dito. Ang kaganda naman ng mga figurines. Siguro pag nakabasag ako ng isa sa mga yan, kahit habang buhay ako magtrabaho, hindi ko pa rin mababayaran. Usal nito habang nililibot ang kanyang mga mata sa paligid. Nang bigla itong nahinto at may naamoy na hindi kanais-nais ang kanyang ilong, sumingkot pa ito sandali at sinundan ang amoy. Ang baho naman, parang amoy paa. Inis nitong sabi. Habang tumatagal,
ay papalakas ng papalakas ang mabahong amoy na nalalanghap ni Yvette. Kaya naman sinundan niya ang amoy at tumayo sa kanyang upuan. Ano ba kasi mabahong yun? Sambit nito. Sobrang baho na, nakakasuka. Wah! Sa hindi inaasahang pangyayari ay may nasukahan si Yvette na lalaki. What the? Wika ng lalaki na halos maligo sa suka ni Yvette. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Maging magtagumpay kaya ang insemination na ginawa ni Lorraine kay Yvette? Matanggap kaya si Yvette sa pagiging personal yaya ni Nathaniel? At bakit kailangan gawin ang undercover na ito? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Oh, nandito na pala si Sir. Napatayo na rin si Yvette at sa kanyang pagbaling ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ay, patay na. Mukhang uuwi akong luhaan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, nakilala natin si Yvette, isang dalagang nangangarap magkaroon ng masayang pamilya kasama ang kanyang kasintahan na si Gerald. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay nahuling niya itong kasiping si Sarah. Pinagtaksilan siya nito at humantong sa hiwalayan. Bukod doon, ay nalaman din ng dalaga na pinapainom pala siya ni Gerald ng contraceptive pills kung kaya't hindi sila makabuo ng anak kahit na 10 taon na silang nagsasama. At ngayon sila ay hiwalay na, ano kayang mga magaganap sa buhay ni Yvette sa kanyang papasukan trabaho? Tunghayan natin ang pangalawang kabanata. Sorry po, sambit ni Yvette. Sorry? Yan lang sasabihin mo? Tingnan mo nga ang ginawa mo sa akin. Gigil na sabi ng lalaking nasa harapan ni Yvette. Eh, kasi po hindi ko na talaga kaya. Sorry po, sir. Kasi naman may naaamoy akong parang paa na nabubulok na hindi ko maintindihan at parang... Sumingot-singot pa si Yvette dahil mas tumitindi ang amoy at napagtanto nito na nagmumula ang amoy sa lalaking kanyang kaharap. Ikaw pala yun? Sabay turo sa lalaki. Pinisil din ito ang kanyang ilong upang mabawasan ang amoy. Nang dahil sa naging reaksyon ni Yvette ay nainis ang lalaki. Nagawa pa nitong amoyin ang kanyang sarili. Ngunit wala naman siyang naaamoy na mabaho at amoy bulok na paa. Ikaw? Pagsasabihan pa lang niya si Yvette ay bigla lang itong naduwal sa harapan nito. Doon, doon! Doon sa kanan, may banyo doon! Sabay turo sa kanan. Agad na tumakbo doon si Yvette at pumasok sa banyo. Manang! Sigaw ng lalaki. Habang nasa banyo si Yvette, ay nakaramdam ito ng matinding hilo at sumakit na rin ang kanyang ulo. Yvette, hindi pwede to. Ano ba naman kasing kinain mo at nagkakaganito ka? Sambit ng dalaga sa kanyang sarili. Matapos masuka. Pinakiramdaman nito ang kanyang sarili at nang makakuha na ng lakas ay lumabas na ito. Sa kanyang paglabas ay nakasalubong niya ang isa sa mga kasambahay na si Manang Lourdes. Iha, ayos ka lang ba? O ito ang tawel, magpunas ka muna. Sambit nito na may halong pag-aalala. Opo Manang, okay lang ho ako. Masama lang ang timpla ng tiyan ko. Pero okay na po ako. Sambit ni Yvette. Sa katunayan ay hindi pa talaga ganong kaayos ang pakiramdam ni Yvette. Ngunit kailangan niya nang makaharap ang kanyang magiging amo. Sinamahan ng matanda si Yvette upang masigurado na ayos lang ito. Nagkakwentuhan ang dalawa dahil na rin sa kadaldala ng dalaga. Nagpakilala na rin si Yvette kaya nalaman ng matandang isa ang dalaga sa nag-apply bilang yaya ni Nathaniel. Ah, ikaw na siguro ang panghuling aplikante. Aba sana naman ay makapili na si Sir sa inyo. Ang dami-dami niyong nag-apply pero ni isa wala pa siyang napupusuan. Ani na matanda na tila ba nangangamba
dahil hanggang ngayon ay wala pa rin napipili ang kanyang amo sa mga aplikante. Biglang kinabahan si Yvette sa sinabi ng matanda at napalunok ng kanyang laway. Bakit po manang nakakatakot po ba si sir? Masyado po ba siyang choosy? Sunod-sunod na tanong ni Yvette. High standard kasi si sir at saka ayaw nun ng pabara-bara magtrabaho. Lalo na pagdating sa pag-aalaga kay Nathaniel. Usal na matanda at ipinaliwanag ang mga ayaw at gusto ng kanyang amo. Napalunok na lang si Yvette dahil habang sinasabi ng matanda ang mga katangian na gustong makita ng kanyang magiging amo, ay napagtanto nitong kabaliktaran niya mismo ang mga gusto nito. Simula sa pagsasalita, kilos at pagtawa, hanggang sa kung paano mag-asikaso sa mga bata. Parang dahil dyan sa mga sinasabi niyo po, pakiramdam ko hindi na ako papasa bilang yaya ni Nathaniel. Madaldal po ko, kita niyo naman. Galaw-gaw kumilos. At kung minsan ay wala pang preno ang bibig. Lalo na sa paraan ng pag-aalaga ng bata. Eh ako po kasi ang tipo na hahayaang madapa, maglaro sa putikan at magtatakbo ang bata. Eh kung umatas na po kaya ako. Ani ni Yvette. Naku, iha, ano ka ba? Malay mo naman, hindi ba? Basta maging totoo ka lang kay sir. Payo ng matanda. Nakarinig ang matanda ng pagyabag. Oh, nandito na pala si sir. Wika nito at tumayo na makitang papalapit na sa kanila ang kanyang amo. Napatayo na rin si Yvette at sa kanyang pagbaling ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ay, patay na. Mukhang uuwi akong luhaan. Mahinang usal ng dalaga at nanlumo na lang bigla. Gusto nang umatras ng dalaga, ngunit huli na ang lahat. Dahil ang lalaking kanyang kaharap sa mga oras na ito, ay ang lalaking sinabihan niyang amoy bulok na paa at nasukahan niya kanina. Are you Miss Yvette Ferrer? Formal na tanong ng lalaki. Pinilit ngumiti ng dalaga at pinakita ang kanyang pagiging professional. Yes, sir. I'm Yvette Ferrer. Pagpapakilala nito sa kanyang sarili. Iniwan ni Manang Lourdes ang dalawa at nagsimula na ang interview. Halos mabingi si Yvette dahil sa pagkabog ng kanyang dibdib. Subalit para sa itinalagang utos sa kanya ng kanyang head, ay kailangan niya makapasa bilang yaya ng batang si Nathaniel. So, sa resume mo nakalagay na nag-aalaga ka ng mga bata sa orphanage? So I hope kaya mong mga kakulitan ng anak ko. Wika ni Angelo, ang magiging amo ni Yvette. Yes sir, halos 5 kids is to 1 ang ratio namin sa orphanage. Pero nahahandle ko naman po. Hinahayaan ko silang mag-explore with my supervision syempre. Magpagulong-gulong sa buhanginan, madapa, magipaglaro sa iba. Tugon ang dalaga. Kumunot bigla ang noo ni Angelo. So you will let my son to be dirty and have bruises? Hindi ko pala dapat ipagkatiwala sa iyo ang anak ko kung ganun. Ani nito, sabay sara ng folder na kanyang hawak. Sir, sabi nga nila, experience is the best teacher. Para po kasi sa akin, kung hindi sila matututo sa sarili nila, abay lalaki silang dependent, walang alam sa realidad, at takot mag-explore. Alam ko naman po na pressure sa mga bata pero dapat din tayo magtiwala sa kanila. Nakakayanin nila. Paliwanag ni Yvette. Hindi kumbinsido si Angelo sa naging sagot ni Yvette. Nagkaroon pa sila ng ilan pang pag-uusap at natapos na rin ang interview. Ramdam na ni Yvette na hindi siya matatanggap. Nahihiya ito sa kanyang head, ngunit tapos na ang lahat. Magre-report na sana muli ito sa kanilang opisina para sabihin ang kanyang mga naobserbahan kay Angelo. Ngunit nakaramdam naman ito ng pagkahilo at tila nasusuka dahil sa matapang na pabango ng kanyang mga kasama sa biyahe. Minabuti nitong pumunta sa kanyang kaibigan na si Lorraine upang magpatingin. Beb, okay lang naman ang vitals mo. May nakain ka bang kung ano? Tanong ni Lorraine matapos tingnan ang kaibigan. Umiling lang si Yvette habang hawak ang kanyang ulo.
Hindi ko nga alam eh. Kanina pa nga ako ganito, lalo na kanina. Nagkwento si Yvette ng mga nangyari sa kanya. Biglang napaisip si Lorraine at kinuha ang kanyang kalendaryo. Nakakunot ang kanyang noo at paulit-ulit na nagbilang, "Beb, wait ka lang dyan ah." Bigla nitong sabi at iniwan si Yvette. Ilang sandali pa at bumalik si Lorraine na may dalang test kit. "Try this then. After ipatest kita if goods na yan." Kabadong sabi ni Lorraine. Nagulat si Yvette sa sinabi ng kaibigan. Sa makalawa pa kasi ang kanyang check-up at hindi nito maintindihan kung bakit agad siyang pinag-test ng kaibigan. At nang dahil sa taranta ay sinunod na lang nito si Lorraine. Habang nasa loob ng banyo si Yvette ay tila bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari ng araw ng insemination. Naiwan noon si Yvette sa kwarto. May biglang naging pasyente kasi si Lorraine, kaya naman umalis ito sandali. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakita niya ang profile na magiging tatay ng kanyang anak. Nagulat ito na isang high-end sperm donor ang ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan. May pagka-confidential ang ibang impormasyon. Ngunit isang bagay ang nakapukaw ng atensyon ni Yvette. Nakalagay sa profile ng lalaki na gagamitin lang niya ang kanyang similya kung siya'y handa ng magkaanak. Dahil hindi makapili ng magulang ang isang anak, kaya ayaw niyang maging padalos-dalos ang pagdedesisyon sa pagkakaroon nito. Naantig si Yvette sa nakasulat sa profile ng lalaki. At nang titignan na ito ang pangalan ng lalaki at ang picture nito, ay biglang dumating si Lorraine at sumigaw, "Bebs!" Ani nito at agad na lumapit sa kaibigan. Hinablot nito ang folder kung saan naroon ang profile ng lalaki at inilayo ito kay Yvette. "Bebs, I'm very sorry pero ayaw ko lang dumating yung araw na magkaroon ng problem about this." "Siguro nakita mo naman ang nakalagay sa profile niya? I chose him dahil alam kong nasa lalaking to ang katangian ng gusto mong makuha ng magiging anak mo. Pero hindi mo pwedeng malaman kung sino siya." Paliwanag ni Lorraine. Nirespeto naman ito ng dalaga. Huminga ng malalim si Yvette. Handa na ang test sample at ipapatak niya na ito sa kit. Habang dumadaloy ang test sample sa parisukat na bahagi ng test kit, ay tila huminto ang mundo ni Yvette. Hindi rin ito makahinga at kabado. Nakasalalay dito ang lahat. Ibinigay ni Yvette ang lahat ng kanyang ipon para dito. Kapos man ay handa itong pagtrabahuan ng natitirang balanse at ang tanging dalangin niya ay maging matagumpay ito upang hindi masayang ang lahat. Dalawang guhit! Sigaw ni Yvette. Samantala nakatitig si Angelo sa profile ni Yvette. Nakukunot ang noon ito at tila nagdadalawang isip kung si Yvette ba ang kanyang iha-hire o hindi. Nakita ito ni Manang Lourdes at nilapitan ng binata. "Oh, ito ang kape. Nang makapag-isip ka ng maayos." Ani ng matanda. Napansin ito ni Lourdes. "Alam mo, maganda kung susubukan natin si Yvette. Baka naman siyang mabait na bata. Madaldal at sigurado akong mapapantayan niya ang kaharutan ni Nathaniel." So it's John ang matanda. "Manang, she's a total stranger. At sa mga sagot niya kanina, pakiramdam ko, papabayaan niya lang si Nathaniel. E baka mamaya pag uwi ko sa bahay, puro sugat at amoy digmaan na si Nathaniel." Halata sa sagot ni Angelo na hindi ito pabor kay Yvette. Ngunit si Yvette lang kasi ang tanging nakapasa sa lahat ng aplikante. Ayaw lang talaga ni Angelo mismo kay Yvette. Ngunit siya lang kasi ang bukod tanging may malawak na kaalaman sa pag-aalaga sa bata. "Asus, kilala kita. Ang sabihin mo, ayaw mo lang sa kanya. Ay nako, madali lang yan. E di kilalanin mo siya. Kahit naman sinong kunin mo dyan ay hindi naman natin alam at kilala. Kunwari ka pa. Kaya wala ring pinagkaiba. Kaya kung ako sa'yo, kahit subukan mo na lang yan si Yvette, malay mo, siya makakatagal sa kasutilan ni Nathaniel." Nagpupumilit na sabi ng matanda. "Ay, manang, sige po, pag-iisipan ko po." Sagot ni Angelo. Ilang araw ang lumipas at ramdam ni Yvette na hindi siya pinalad na makapasok bilang personal yaya ng batang si Nathaniel. Kaya naman sinabi na nito sa kanyang head ang mga nangyari.
Kasabay nito ang isang munting balita. Eh, ganun ba? Sige, hahanap na lang tayo ng ibang paraan para maimbestigahan si Mr. Angelo. Mukhang mahihirapan tayo dahil mapili at metikulosong lalaking ito. Pero job well done pa rin, Yvette, dahil nakakuha na tayo ng impormasyon tungkol sa kanya. Sambit ni Rowena. At saka po pala ma, may sasabihin din po sana ako. Ani ng dalaga at bumuka sa kanyang mukha ang kaba. Hinintay lang ni Rowena si Yvette na magsalita. Ma'am, ano po kasi yung matagal ko na pong pangarap natupad na po? Nahihiyang sabi nito. Nanlaki ang mata ni Rowena at napatakip ng kanyang bibig. Huwag mo sabihin. Opo ma'am, buntis na po ako. Nakangiting sabi ni Yvette. Wala namang mapaglagyan ng tuwa si Rowena. Congratulations Yvette! Aba, sobrang saya namin para sa'yo. Kaya alam mo na, you should take good care of yourself, okay? Nagsimula na magbilin si Rowena kay Yvette ng kanyang mga dapat gawin. Pauwi na si Yvette galing sa isang nakakapagod ngunit masayang araw. Malapit na ito sa kanyang inuupahang bahay nang nakita nito ang isang pamilyar na lalaking nakaabang sa kanya sa gate. Yvette, wika ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong ni Yvette. Sino may sabi na pwede kang pumunta dito, Gerald? Gusto ko lang sana mag-explain sa lahat ng nangyari. Ani nito na tila babatang inaapi ang itsura. Mula sa hindi kalayuan ay nakatanaw si Angelo sa dalaga. Patago nitong pinuntahan ang tahanan ni Yvette ng araw na yon at balak matyagan mula doon. Habang nakatanaw ay napansin nito may pagtatalo sa pagitan ni Yvette at ng lalaking kanyang kausap. Ay, tama nga ako. Mabuti na lang at minanmanan ko muna ang babaeng to bago ko i-hire. Tingnan mo nga, mukhang may relationship issues pa sa buhay. Abay mamaya madamay pang anak ko sa issues niya. Wika ni Angelo. Angelo naman, dalaga naman kasi si Miss Yvette. Maganda at sexy. Eh malamang may boyfriend yan. At saka personal niya na yan ano? Judger ka. Baka mamaya LQ lang yan. Sambit ni Sian. Ngunit habang tumatagal ay parang umiinit ang tensyon sa pagitan ni Yvette at ng kanyang kausap. Kaya naman hindi nag-utubiling lapitan si Angelo ang dalawa upang awaten. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Ayoko na. Tapos na tayo. Sigaw ni Yvette. Kita sa mukha ni Gerald ang yamot. Kaya naman hindi na ito makapagpigil at tuluyan ang nainis sa pagmamatigas ni Yvette. Alam mo, Yvette, kilala mo naman ako, hindi ba? Pag sinabi kong gusto ko, gusto ko. Kaya wala kang magagawa kung hindi makipagbalikan sa akin. Hindi na napigilan ni Gerald ang pagsigaw. Bigla niya ring hinablot ang braso ni Yvette at tila hihilahin papasok sa loob ng bahay. Ngunit pumigla si Yvette upang makawala kay Gerald. Sadyang malakas si Gerald, kaya imbes na makawala ay nasaktan lang si Yvette. Nasasaktan ako, Gerald! Ano ba? Tama na! Usal ni Yvette, napilit pa rin nagpupumiglas. Kakalad ka rin na sana ni Gerald si Yvette papasok nang biglang may sumuntok sa mukha ni Gerald. Bingi ka ba? Sinabing nasasaktan na siya. Ani ng isang lalaki. Bumaling ang lalaki kay Yvette. Halos lumuwa ang mata ni Yvette nang mabukaan ang lalaking nagligtas sa kanya. Sir? Sir Angelo? At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Ano kayang mangyayari sa pagitan ni na Angelo at Gerald? Matapos sa mga nangyari, matatanggap pa kaya si Yvette bilang yaya ni Nathaniel? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ay nako, okay Miss Yvette, I will be his spokesperson. Let me tell you this, you're hired to be Nathaniel's nanny.
Tomorrow at exactly 6 a.m. dapat nasa bahay ka na para masabi ni Manang Lourdes ang lahat ng dapat mong gawin for Nathaniel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, nagtagpo na si ni Angelo at Yvette. Hindi naging maganda ang kanilang unang pagkikita. Hindi kaagad nagustuhan ni Angelo si Yvette. Ngunit nang dahil sa mga payo ni Manang Lourdes, nagkaroon ng tsansa si Yvette na makapasok bilang yaya ni Nathaniel upang mapagbigyan ang matanda. Kung kaya personal na inimbestigahan ni Angelo ang dalaga hanggang nakita nito si Yvette na nakikipagtalo sa dati nitong kasintahang si Gerald. Ano kayang pumasok sa isipan ng binata at nagawa nitong mag-alam sa ayaw ni na Gerald at Yvette? Tunghayan ang pangatlong kabanata. I don't know you, mister. Pero tinuruan ka ba ng magulang mo na gumalam? Babae ang kaharap mo. Tapos mananakit ka? Bingi ka ba't hindi mo naririnig? Nasasaktan na siya. Sambit ni Angelo habang nakaharang kay Yvette. Inalalayan naman ni Sian si Yvette at tinanong kung okay lang ba ang dalaga. Tanging pagtangulang ang tugon ni Yvette dahil sa gulat. Pinakiramdaman din ito ang kanyang tiyan at buong katawan. Hi Miss Yvette, I'm Sian. Sabihin mo lang sa akin kung may masakit sa'yo or whatsoever. I'm a doctor, kaya mabibigyan kita kaagad ng first aid. Sambit ni Sian upang mapalagay ang loob ng dalaga. Samantala, nagkakainitan ng titig sina Angelo at Gerald. Walang nagpapatinag sa dalawa at mas umigting ang kanilang inis sa isa't isa. Sino ka ba para mangialam? Maangas na sabi ni Gerald. I'm his boss, and I don't want any of my employees to be hurt by anybody. They serve me properly, so I should also protect them, by all means. Kaya wala akong pakialam kung boyfriend, asawa, o kung ano ka pa man ni Miss Yvette. I saw you hurting her, and that's against women's right. Sambit ni Angelo na may paninindigan. Nasindak si Gerald at nagulat sa mga sinabi ni Angelo. Kaya naman sinamaan niya na lang ito ng tingin. Nayayamot man ay alam niyang hindi siya mananalo sa kanyang kausap. Kaya naman hindi na lang nito pinansin ang binata. Ilang segundo pa at binaling nito ang kanyang tingin sa kanyang dating kasintahan upang pagbantaan. Sadista at dominante si Gerald, kaya akala nito ay hawak niya sa leeg ang dalagang si Yvette kahit sila ay hiwalay na. Hindi pa tayo tapos, tandaan mo yan? Ani ni Gerald at umalis. Padabog na umalis si Gerald na may pagbabanta kay Yvette. Nanikip bigla ang dibdib ng dalaga at hindi makahinga. Masakit para sa kanya na makitang galit ang kanyang dating kasintahan. Ngunit tapos na ang lahat para sa kanila. Hindi na maibabalik ang dati. At napagod na rin siguro ang puso ni Yvette na magpatawad. Suko na rin ang kanyang katawan sa pang-aabuso ni Gerald. At kailangan niya ng protektahan ang kanyang katawan dahil sa kanyang pagdadalang tao. Napansin ni Angelo ang malamlam na mata ni Yvette at nakaramdam ito ng awa. Kaya naman kinamusta niya ito kaagad. Miss Yvette, do we need to bring you to the hospital? Or sa clinic to check on you? Nag-aalala na tanong ni Angelo. Okay naman po ako, sir. Sanay naman na po ako kay Gerald. Ganun lang po talaga siya sa umpisa pero hindi niyo po ako masasaktan. Pinilit ang dalaga ng umiti. Pinagtakpan na lang nito si Gerald upang hindi na humaba pang usapan. Ngunit ang kanyang taksil na mga luha ay bigla na lamang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi mapigilan ni Yvette ang kanyang emosyon. Dala na rin siguro ng kanyang pagdadalang tao. Kaya naman hindi niya mapigilan ang pagiging emosyonal. Makaraan ay nakahinga na ng maluwag si Yvette. Matapos niyang umiyak ng ilang minuto, hinayaan lang din kasi ito ng magkaibigan. Bilang doktor, ay alam ni Sian ang depresyon na pinagdadaanan ni Yvette at naiintindihan din ni Angelo ang sitwasyon ng dalaga patungkol kay Angelo. Nang dahil dito ay napalagay ang loob ni Yvette at kumalma. Mabuti na lang at hindi nanigas ang kanyang tiyan ng oras na yon
at nakahawak lang din siya sa kanyang tiyan. Nang bigla nitong maalala ang sinabi ni Angelo kay Gerald. Sir, maiba po ako. Yung sinabi niyo po kanina kay Gerald, ano pong ibig sabihin po nun? Tanong ni Yvette habang pinapahid ang kanyang mga luha. Nagulat ang binata sa naging tanong ni Yvette. Sa isang iglap kasi ay nagbago ang aura nito at nawala ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Hindi naman niya naiwasang mamula at napalihis na lang ang tingin sa dalaga. Salit-salita namang tinignan ni Sia ng dalaga at si Angelo. Titig na titig kasi si Yvette kay Angelo. Samantalang si Angelo naman ay iwas na iwas tingnan ng dalaga. Oy, Angelo! Tinatanong ka ni Miss Yvette. Bakit hindi ka makasagot? Tanong ni Sian na may nakakalokong ngiti. Nahihiya ka bang sabihin na she's hired? Dagdag pa nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay lalong namula si Angelo at mas umatras ang dila. Napailing na lang si Sian at siya nang nagsalita para sa kaibigan. Hay nako. Okay, Miss Yvette. At bumaling ito ng tingin sa dalaga. I will be his spokesperson. Let me tell you this. You are hired to be Nathaniel's nanny. Tomorrow morning at exactly 6 a.m. dapat nasa bahay ka na. Para mabigay ni Manang Lourdes lahat ng dapat mong gawin for Nathaniel. Nakangiting sabi ni Sian. Gumuhit ang napakalaking ngiti sa mukha ni Yvette. Talaga, sir? At napayakap pa ito kay Sian. Nagulat si Sian at nagwika ng, hindi ako ang dapat mong yakapin, si Angelo. Napipilang bigla yan kaya hindi nakapagsalita. Ani nito. Ay, sorry po. Kumalas si Yvette sa kanyang yakap at lumapit ito kay Angelo. Sir, totoo po ba yung sinabi ni Sir Sian na tanggap na po ako sa pagiging yaya ni Nathaniel? Nahihiyang tanong ni Yvette. Inayos ni Angelo ang kanyang tayo, pati na rin ang manggas ng kanyang polo. Oo. Maikli nitong tugon. Hindi rin nagtagal ang magkaibigan at umalis na rin sila ng makasigurado na nakapasok na sa loob ng kanyang inuupahan si Yvette. Nasa sala si Yvette at kausap ang kanyang kaibigan na si Lorraine. Binalita nito ang kanyang pagka-hire bilang yaya ni Nathaniel. Ngunit sa kabila ng saya ay mas na naig ang pag-aalala ni Lorraine para sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Yvette, I'm happy kasi matutuloy mo na yung assignment na binigay sa'yo ni Mom Rowena. Pero kaya mo ba? Alalahanin mo, buntis ka. Hindi madali ang pagbubuntis. Maraming bawal at hindi natin alam baka mamaya kung ano mangyari sa'yo dun. Nag-aalala ang sabi ni Lorraine. Lorraine, kaya natin to. Hindi ba, baby? Ani nito, sabay hawak sa kanyang tiyan. Ayoko naman din kasing magtagal ang hiniram ko sa'yo. Trust me, kaya namin to. Tugon ni Yvette. Kailangan ko rin namang mag-ipon para sa panganganak ko eh. Ayoko umasa sa kahit kanino tungkol dun. Ginusto ko to, kaya dapat kayanin ko. Dagdag pa ng dalaga. Binigay na lang ni Lorraine ang kanyang tiwala sa kanyang kaibigan. Sinabi na lang nitong imomonitor niya ito palagi upang masigurado ang kanilang kaligtasan. Kinabukasan 5:30 pa lang ay nakarating na si Yvette sa bahay ni na Angelo. Stay in ang magiging trabaho niya. Kaya dala na rin ni Yvette ang kanyang maleta. This is it, Yvette. Para kay baby. Ani nito at pinindot na ang doorbell. Naghintay si Yvette sa sala. Nililibot muli nito ang kanyang mata sa paligid at walang mapaglagyan ang kanyang tuwa dahil sa trabahong kanyang natanggap. Nang biglang may mahagip ang kanyang tingin, isang batang tumatakbo at biglang nagtatago. Kumunot ang ngayon ni Yvette. Malakas ang kanyang kutob na ang batang iyon ay si Nathaniel. Ahem! Nakakainip naman mag-isa? Makapag-magic nga! Sambit nito at kumuha ng bariya mula sa kanyang bulsa. Nilaro niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga palad. Biglang mawawala ang bariya at biglang lilitaw. Kaya naman namangha ang bata at marahang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Hinayaan lang ito ni Yvette at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Parang mas okay yata mag-magic ng may kasama.
Ang lungkot kasi pag mag-isa lang. Wika nito. Ako po, gusto ko pong makita yung magic. Ani ng bata. Ay, may gwapong bata pala dyan. What's your name? Tanong ng dalaga. Nathaniel po. Kayo po? Balik na tanong ng bata. Yvette. Ako po si Ate Yvette. Tugon ng dalaga at hinaplos ang pisngi ng bata. Mula sa hindi kalayuan ay nakatanaw pala si Angelo. Papunta na kasi dapat ito upang kausapin si Yvette at ibigay ang rules and regulations nito sa buong bahay. Nang makita nito si Nathaniel na nagtatago at dapat ay gugulatin si Yvette, ngunit mabilis na napaamon ni Yvette ang bata sa pamamagitan ng kanyang magic tricks. Ano po, sir? Tama po ba ang naging desisyon natin? Ano sa tingin niyo? Biglang sumulpot si Manang Lourdes. Hindi alam ni Angelo na kanina pa rin nakatingin ang matanda sa dalawa. Napasubo na lang po ako kahapon kaya po siya na-hire. At Manang, may salitang fired. Kaya mabilis ko lang masasabi yan kung sakaling may gawin siyang hindi ko gusto. Wika nito at umalis. Uy, sige, yan ang sabi mo. Sige na nga, ako na nga lang din ang maglilibot kay Yvette. Napailing na sabi ng matanda habang tinatanaw si Angelo sa paglalakad nito pabalik sa kanyang silid. Naging maganda ang unang araw ni Yvette. Hindi rin mabigat ang kanyang magiging trabaho dahil nakatuon lang ito kay Nathaniel. Mula sa pagmulat nito sa umaga, pagkain, paliligo at pagbibihis. Pumapasok na rin si Nathaniel sa school, kaya naman makakataka siya ng pahinga madalas. Hindi na rin naman bago kay Yvette ang pag-aalaga sa bata dahil sa kanyang tunay na trabaho sa orphanage. Mukha namang mabilis mong makakasundo si Nathaniela. Ang payo ko lang sa'yo ay gawin mong alam mong tama. Tiwala ako sa'yo, Yvette, at sa prinsipyo mo sa buhay. Nandito lang kami para alalayan ka. Ani ng matanda. Kinatuwa naman ito ng dalaga at naging palagay ang loob sa matanda. Sa kanyang unang araw sa pagiging yaya ni Nathaniel, ay ito na rin ang unang araw ng kanyang misyon. Itinalaga si Yvette para obserbahan si Angelo. Lingid sa kaalaman ng lahat, ay nakaproseso ang papel ni Nathaniel upang ampunin ni Angelo. Hindi ito tunay na anak ng binata. Naaksidente ang kapatid ni Angelo at sa kasamaang palad ay nasawi, pati na ang kanyang asawa at maagang naulila ang musmus na bata. Malaki ang yamang naiwan sa pangalan ni Nathaniel at dahil dito ay kailangang protektahan ng bata laban sa maaaring mangamkam sa yaman nito. Si Angelo ang isa sa gustong umampon sa bata. Nagkataon pa na siya lang ang pinakamalapit na kaanak kaya nasa poder niya si Nathaniel. Ngunit isang pagkakamali lang ni Angelo ay mawawalan siya ng karapatan sa kanyang pamangkin na si Nathaniel. At iyon ang dapat mo obserbahan ng dalaga. Malaki ang pagtataka ni Yvette dahil wala raw tumatagal na yaya si Nathaniel. Kung ano-ano daw kasing pinapagawa ng bata at madalas ay tinatakot pa. Ikaw ba ang bago kong yaya? Tanong ng bata. Opo, ako po ang bago mong yaya. At sana po magkasundo tayo. Ani nito. Halata sa mukha ni Nathaniel ang pagiging sutil at makulit. Ngunit alam ni Yvette na kaya niyang sakyan ang kakulitan nito. Naging maayos at natapos ang araw ng matiwasay. Kumagat ang dilim at napatulog na rin ang dalaga si Nathaniel. Oras na upang matulog, ngunit gising pa din ang diwa ng dalaga. Namamahay ang dalaga, kaya naman hindi ito makatulog at pabaling-baling sa kanyang kama. Nagawa na nitong dumapa, tumagilid at tumuwad, ngunit hindi pa rin ito dalawin ng antok. Hindi nito maintindihan ang sarili at tila naglalayag ang isipan. Yvette, matulog ka na! Maaga ka pa bukas! Giit nito sa sarili. Bigla itong bumangon at sumagi sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang among si Angelo. Pwede kaya yun? Tititigan ko ang mukha ni Sir? Kahit sandali lang? Usal nito at tumulala sandali. Gusto ko makita si Sir tapos titigan yung ilong at mga pilikmata niya. Nakita na lang nito ang kanyang sarili na nasa harap ng kwarto ng binata. Marahan itong pinihit ang busol ng pinto. Nagbaka sakaling hindi ito nakalock.
At sinwerte nga naman at hindi nga ito nakasara. Marahan itong pumasok at bumungad kaagad ang mahimbing na natutulog na si Angelo. Baby, ayan na. Makikita na natin yung ilong at pilikmata ni Sir. Bulong nito habang tinititigan ang kanyang amo. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Magagawa kaya ni Yvette ang kanyang mission? Kasabay ng kanyang pagbubuntis? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nathaniel! Sino nagturo sa'yo na makipag-away sa labas, ha? Sir, wala pong kasalanan si Nathaniel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, natanggap na si Yvette bilang yaya ni Nathaniel. Maagang naulila si Nathaniel dahil naaksidente ang kanyang magulang, kung kaya't gusto itong ampunin ni Angelo. Kapatid naman ang kanyang ama. May naiwan na yaman ng mga magulang ni Nathaniel, kaya naman kailangang protektahan ng bata sa mga taong maaaring mangamkam ng mga ito. At nang dahil dito, ay ito ang naging misyon ni Yvette upang alamin kung karapat dapat ba si Angelo bilang magulang ni Nathaniel. Upang alagaan at hindi masilaw sa yaman ng bata. Simula na rin ang kanyang pag-iimbestiga kay Angelo. Kasabay nito ang kanyang paglilihi. Magagawa kaya ng maayos ni Yvette ang lahat? Tunghayan ang ika-apat na kabanata. Ang ganda-ganda talaga ng ilong ni Sir. Gigil, ngunit mahinang sabi ni Yvette sabay turo sa matangos itong ilong. Gusto nitong hipuin ang ilong ni Angelo, ngunit natatakot ito na baka ito ay magising. Ang hahaba pa ng pilikmata ni Sir. Parang ang sarap hawakan. Usal pa nito at tuwang-tuwang pagmastan ang mukha ng kanyang amo. Ilang minutong nakatitig si Yvette kay Angelo hanggang maramdaman itong satisfied na siya sa pagtitik sa mukha nito. Kakaibang sayang nararamdaman ni Yvette at nararamdaman na nitong handa na siyang matulog. Marahan itong naglakad at sinarang pinto. Pagkasarang-pagkasara ng pinto ay siya namang mulat ng mga mata ni Angelo. Anong trip ng babaeng yan? May balak ata akong kulamin. Ay nako. Napapailing na sabi ni Angelo, ngunit may ngiting namumutawi sa kanyang mga labi. Kinabukasan ay maagang nagising si Yvette. Naghanda na ito ng agahan ng kanyang alaga at ginayak na rin ang mga gamit nito sa school. Iha, ang aga mo namang magising. Excited ka ba? Sambit ni Manang Lourdes. Ay opo, at bukod po doon, maaga po talaga akong nagigising. Kasi po sa orphanage, maaga namin ginagayak ang mga gamit ng mga bata para sa school nila at para matutunan din po nilang gumising ng maaga. Early bird catches the worm po kasi ang motto namin. Nakangiting sabi ni Yvette habang inaayos ang pwesto ni Nathaniel sa mesa. Siguraduhin mo lang na hanggang sa huli, ganyan ka. Baka sa simula ka lang ganyan, Miss Yvette, pakitang gilas. Sabat ni Angelo, na nasa likuran lang pala ng dalawa. May hawak na tasa na may lamang kape. Ay, kalabaw! Sir naman! Usal ni Yvette at hinampas ang kanyang amo. Nagulat si Manang Lourdes, pati si Angelo sa ginawa ng dalaga. At gayon din si Yvette na nagulat sa kanyang ginawa. Pumirmi ka, Yvette. Amo mo ako. Baka nakakalimutan mo. Singhal na sabi ni Angelo at umalis. Halatang napikon ito sa ginawa ni Yvette. Nagkatinginan ang dalawa at namutla si Yvette. Manang, matatanggal na po ba ako? Usal nito na may takot sa boses. Hindi pa naman siguro. Pero wag mo nalang uulitin. Tugon ng matanda. Nang matapos na si Yvette sa pag-aayos ng mga gamit ni Nathaniel, ay ginising na ito ng dalaga. Isang mahinahon at malaming na boses ang ginamit ni Yvette upang magising ang bata. Good morning, Nathaniel! Gising na! Ani nito. Umuungol ang bata at tila nasasarapan pa sa kanyang pagtulog.
Gusto ko pong matulog. Maaga pa naman. 5 more minutes, please. Sambit nito habang nakapikit. Mukhang hindi pwede sa malambing ang pagising sa batang to, ah. Sambit ni Yvette. Kaya naman sumampa ito sa kama at kiniliti ang likod ng tenga ni Nathaniel. Gising-gising, batang tulog. Kung hindi, lalapat si Spider sa kilikili ni Nathaniel. At kiniliti ni Yvette ang bata. Noong una ay pinipigilan ni Nathaniel ang kanyang pagtawa. Ngunit ilang sandali pa at tumawa na rin ito ng tumawa. Ngunit pinipilit pa rin itong pumikit. Ay, ayaw mo ha? Sige. Lilipat na naman si Spider sa bewang ni Nathaniel. At sa bewang naman kiniliti ni Yvette ang bata. Hindi na napigilan ni Nathaniel ang kanyang pagtawa. At gumulong ng gumulong ito sa kama sa kakatawa. Tama na po, Yaya. Tama na po. Gigising na po ako. Sambit nito habang tawa ng tawa. Nagulat ang lahat dahil bumaba si Nathaniel na may malaking ngiti sa labi. Madalas kasing nakabusangot si Nathaniel dahil ayaw pa nitong bumangon. Ngunit ngayon ay abot-tenga ang ngiti nito at masayang kumain ng agahan. Aba, mukhang nakuha mo kaagad ang kiliti ng alaga mo, Yvette, ah. Bihira akong makitang nakangiti ang si Nathaniel sa umaga. Pero na lang kung si Sir Angelo ang gigising sa kanya. Natsambahan ko lang po siguro, manang. Pero malapit po ba sina Sir Angelo at Nathaniel? Tanong ni Yvette. Oo, sobra. Sa katunayan nga, kahit hindi niya tunay na anak si Nathaniel, tinuring niya yung kanyang bata. Gagawin ni Angelo ang lahat para maprotektahan si Nathaniel. Kahit na hindi na siya mag-asawa pa. Sambit ng matanda. Nang dahil sa sinabi ni Manang Lourdes, ay may kumurot sa puso ni Yvette. Ngunit madalas magtago sa balat ng tupa ang isang lobo. Kaya naman hindi dapat magpalin lang si Yvette at dapat pa niyang ipagpatuloy ang ginagawa niyang imbestigasyon. Akala ni Angelo ay sa una lang makukuha ni Yvette ang kiliti ni Nathaniel. Nagulat ito dahil sa mga sumunod na araw ay nawala ang pagiging pilyo ng bata at mabilis na napapasunod ng dalaga. Hindi kaya may magic spell na ginagamit itong si Yvette? Ano sa tingin mo si Ian? Tanong nito sa kanyang kaibigan. Napabugan ang kanyang iniinom na kape si Sian sa sinabi ni Angelo. Angelo, really? Naniniwala ka sa mga ganyang bagay? Nasa syudad tayo, ano ka ba? Sadyang magaling lang talagang mag-alaga si Yvette. Kaya nahuli niyang kiliti ng bata. Sabi mo, bibigyan mo siya ng chance, diba? Huwag mo naman siyang i-judge ka agad-agad, okay? Pero kahit na, alam mo bang ang weirdo din ng babaeng yan? Halos gabi-gabi, pumapasok siya sa kwarto ko para titigan ang mukha ko. Siwalat ni Angelo. Wow, talaga ba? Eh baka naman imagination mo lang yun dahil mula nung pumasok yung si Yvette, bilang yaya ni Nathaniel, ay siya na ang laging bukang bibig mo. Kesyo ang ingay niya, magaslaw at kung ano-ano pa. Sambit ni Sian. Hindi, Sian. Maniwala ka. Sinasabi ko sa'yo, tititigan niya lang ako. Tapos hihipuin itong ilong ko. At pilikmat ako. Tapos ayun, aalis na siya. Paliwanag ni Angelo. Eh kung ganun, bakit hindi ka mag-lock ng pinto? Bakit hindi mo siya sitahin? Tanong ni Sian. Hindi nakaimik ang banata. Sa katunayan, ay gusto nito ang ginagawa ni Yvette. Noong una ay nawiwirduhan ito sa mga ginagawa ng dalaga. Ngunit kalaunan ay nasasanay siya sa pagpunta ni Yvette sa kanya at hinahanap-hanap ang pagtitik sa kanya nito. Hindi ka makasagot. Ay nako Angelo, ang sabihin mo, gusto mo rin ang ginagawa niya. Nako. Natatawa na sabi ni Sian. Siguro nga. Ay, hindi ko alam. Napapailing na sabi ni Angelo. Nag-usap pa ang dalawa hanggang may tumawag kay Angelo. Yes, Miss Lorraine? Kamusta, may update ka na ba? Tanong ni Angelo kay Lorraine. Ilang linggo na rin ang nakalipas simula nang nagsimula si Yvette bilang yaya ni Nathaniel. Halos gamay na nito ang routine ng bata at may nabuo na rin pagkakaibigan sa dalawa. Kakauwi lang ni Nathaniel sa bahay at baka sa kanyang mukha ang lungkot.
Oh, bakit malungkot ka? May nang-away ba sa'yo sa school? Ano, sugurin ba natin? Sambit ni Yvette. Ate Yvette, wala po. Kasi po nakita ko po yung friend kong si Jonas. Kasapan niya po yung little sister niya. Yun lang po, nainggit po ako. Sambit ito. Sabi niya rin po kasi sa akin, ang saya magkaroon ng kapatid. Gusto ko rin po magkaroon ng ganun para palagi ako may kalaro. Pwede po kaya yun, Ate Yvette? Yung ako po yung magiging kuya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at napalunok sa kanyang narinig. Naku, mahirap yan, Nathaniel. Hindi kasi parang toy ang kapatid na pwedeng mabili sa store. Paliwanag ni Yvette. Alam ko naman po yun, ate. Kaya po nasad lang po ako. Ani ni Nathaniel. Nahabag ang damdamin ni Yvette sa kanyang narinig kay Nathaniel. Kitang-kita rin ito ang lungkot sa mga mata ni Nathaniel. Akala ng dalaga ay tatagalan ito ng oras. Ngunit umabot ito ng ilang araw. Ang pagiging sabik ni Nathaniel sa kapatid ang nagpapalungkot sa musmus na bata. Isang umaga, masama ang naging gising ni Yvette. Naduduwal ito at nakita ito ni Nathaniel. Ate Yvette, are you okay? Tanong nito. Nagawa pang himasin ni Nathaniel ang likod ng dalaga. Nakasalampak ito sa sahig at nakakapit sa tigkabilang gilid ng bowl. Ate, I'm scared. Bakit po kayo nasusuka? Nag-alala na sabi ni Nathaniel. Mabuti na lamang at araw yun ang Sabado at walang pasok si Nathaniel. Bigla kasing may naamoy si Yvette, kung kaya't hindi na nito napigilang masuka. Mabuti na lang at hindi siya naabutan sa labas at nakapasok siya sa loob ng banyo ni Nathaniel. Matapos magsuka, ay gumaan ang pakiramdam ng dalaga. Huminga ito ng malalim at saka hinarap ang nag-aalaga ng bata. Sorry Nathaniel kung pinag-alala kita, sambit ng dalaga. Biglang naalala ni Yvette ang kagustuhan nitong magkaroon ng kapatid. Hindi nito alam kung anong pumasok sa kanyang isipan at bigla niyang sinabi ang kanyang lihim sa musmos na bata. Nathaniel, pwede ba akong magsabi ng secret sa'yo? Sabi ni Yvette at hinila ng marahan ang bata papalapit sa kanya. Tumango naman ang bata at nakinig na mabuti kay Yvette. Hindi ba nung nakaraan ang sabi mo sa'kin, naiingit ka kay Jonas kasi may little sister siya? Tanong ni Yvette. Opo, sabi nga po sa akin ni Jonas, pwede ko rin pong maging little sister ang kapatid niya para hindi po ako malungkot. Ani naman ni Nathaniel. May little secret kasi si ate. Hinawakan ni Yvette ang maliit na kamay ni Nathaniel at nilapat sa kanyang tiyan. Kapag lumabas na ang baby ni ate, pwede kanyang maging kuya. Okay ba yun? Talaga po, ate Yvette? Pwede niya akong maging kuya? Bulalas ng bata. Tumangmo si Yvette at bumakas sa mukha ni Nathaniel ang malaking ngiti. Oo naman. Mula ngayon, ikaw na ang kuya ng baby ni ate. Okay ba yon? Kaya naman dapat maging good boy ka. Ang kuya kasi dapat good boy. Ano, okay ba yon? Opo, I promise ate Yvette, magiging best kuya ako ni baby mo po. Masayang sabi ng bata. Mula ng araw na yon ay naging kasanggana ni Yvette ang kanyang alagang si Nathaniel. Kahit papaano ay may umaalala kay Yvette tuwing siya ay may nararamdaman at tumang-tuwa naman si Nathaniel sa kanyang ginagawa. Naging responsable ito bigla dahil ganun daw ang pagiging kuya. Dapat maging magandang ehemplo sa magiging baby ng kanyang ate Yvette. Kaya naman ang sutil na bata noon ay naging masunurin na at magalang. Ngunit hindi maiiwasan ang pagiging sutil nito kung minsan. Kaya naman isang beses, habang naglalaro ito sa park, ay hindi ito sinasadyang maitulak dahil sa kanilang paghahabalan. At nang dahil dito ay nakipag-away na rin si Yvette sa mga kasamang katulong ng iba pang bata. Dahil masyado nilang pinalaki ang away bata. Nabalitaan ito ni Angelo at nagalit sa dalaga. Nathaniel! Sino nagturo sa'yo na makipag-away sa labas, ha? Gigil na sabi ni Angelo. Sir, wala pong kasalanan si Nathaniel. Mabait na bata po si Nathaniel. Ang dapat po talagang sisihin na yung mga batang yon. Nagsorry naman si Nathaniel.
Sila lang yung hindi marunong tumanggap ng sorry. Katwira ni Yvette. Lalong uminit ang ulo ni Angelo nang dahil sa mga sinabi ni Yvette. Kung kaya't pinabalik na nito si Nathaniel sa kanyang silid at pinaiwan si Yvette. Ate Yvette. Mahinang usal ni Nathaniel dahil alam nitong mapapagalitan siya ng kanyang Papa Angelo. Kaya ko to. Ako pa. Ani ng dalaga sabay kindat dito. Naiwan ang dalawa sa silid. Kitang-kita ni Yvette ang galit sa mga mata ni Angelo ng oras na yon. Ganyan ba? Ganyan bang ituturo mo sa anak ko? Ani ni Angelo. Opo, sambit ni Yvette. Sir, kung mamarapatin niyo po, gusto ko pong ituro kay Nathaniel kung paano lumaban ng patas. Kung nakita niyo lang po kanina kung paano siya akusahan ng mga kapwa ko yaya ng mga bata. Hindi ako makakapayag na malitin nilang alaga ko, no? Pinagtanggol ko lang si Nathaniel. Wala namang nasugatan. At nagsorry naman siya sa bata. Alam niyang pagkakamali niya. Sadyang mga intrimitida lang talaga mga yaya nila. Gigil na sabi ni Yvette. Nagulat si Angelo dahil sa sobrang pagmamalasakit nito sa kanyang alaga. Ngunit para sa kanya, ay mali pa rin ang ginawa ni Yvette. Hindi lahat ng pamimintang ay dapat patulan. Tumalikod si Angelo kay Yvette. Sige, kakaalis ka na. Usal nito. Pero sir! Gusto pa sanang magpaliwanag ni Yvette. Ngunit hindi na siya pinansin ang kanyang amo. Gabi na tulog na ang lahat at dahil sa pagtatalo nila ni Angelo, ay napagpasyahan ni Yvette na hindi puntahan si Angelo sa kanyang silid ng gabing iyon. Masama ang loob ni Yvette dahil hindi niya nasabi ang lahat ng gusto niyang sabihin kay Angelo. Ngunit nagtatalo ng kanyang kagustuhan na makita ang ilong ng kanyang amo nang malapitan at ang inis nito kay Angelo. Baby naman... Alam mo namang naiinis ako kay sir ngayon, di ba? Angelo nga ang pangalan niya, pero ba't siya? Maktol na sabi ni Yvette sa kanyang sarili. Nang dahil sa kanyang paglilihi, ay hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang sarili, kaya naman nakita na lang niya ang kanyang sarili sa loob ng kwarto ni Angelo. At tinitingnan ang mukha nito. Ano ba yan? Amoy alak si sir, ang baho. Usal nito. Ngunit kahit na ganon ay natutuwa pa rin itong pagmasta ng ilong at pilikmata nito. Ilang minuto pa at aalis na si Yvette tulad ng kanyang madalas na gawin. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na napigilan ni Angelo ang kanyang sarili. Hinawakan itong pulsuhan ni Yvette at hinatak papalapit sa kanya. Nabuwal naman si Yvette at sa kanyang pagmulat ay nakaibabaw na siya sa binata. Sir? Mahina nitong usal. Mapang-akit ang mata ni Angelo ng gabing iyon. Kahit amoy alak ang hininga nito, ay nahalina ang dalaga. Matigas ang bisig ni Angelo, naramdam ng dalaga sa kanyang buong katawan. Be mine. Mahinang sabi nito, sabay halik sa dalaga. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Tuluyan na kayang maangkin ni Angelo si Yvette? Paano na ang kanyang misyon? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sir, sa pagkakataong to, sana paniwalaan niyo ako. Kayo ang tatay ng dinadala ni Yvette. Akong gumawa ng lahat kaya akong nakakaalam ng katotohanan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, sinabi ni Yvette kay Nathaniel ang kanyang lihim na pagdadalang tao. Naging maganda naman ang bunga nito dahil nagresulta ito sa pagiging responsableng bata ni Nathaniel. Sa kagustuhan nitong maging mabait at mabuting kuya sa magiging anak ng kanyang ate Yvette. Bukod doon ay hindi makapaniwala ang lahat sa galing ni Yvette sa pag-aalaga ng bata. Humanga ang lahat maging si Angelo. At dahil sa isang away bata ay mas nakita ni Angelo kung gaano kalaki ang malasakit ng dalaga sa kanyang pamangkin na si Nathaniel.
Gayunpaman, ay nagsani ito sa pagtatalo sa pagitan ng dalawa dahil sa paraan ng pagtatanggol ni Yvette kay Nathaniel. Matapos ang pagtatalo ng dalawa, ay nagpakalango sa alak ang binata at hindi na napigilan ni Angelo ang kanyang init ng katawan. Sa kawalan ng kontrol sa sarili, ay hindi na nito napigilan ang nagkaalab nitong pagtingin kay Yvette. Tuluyan na kayang maangkin ni Angelo ang dalaga? Tunghayan, ang 5th kabanata. Noong una ay pumapalag ang dalaga. Hinahawi nito ang malilikot na kamay ni Angelo habang siyang tinatanggalan ng damit. Ngunit sadyang malakas si Angelo ng oras na yon at hindi na siya nakapalag sa ginagawa ng binata. Sir, ungol ni Yvette habang nililipon ang halik ni Angelo ang leeg ng dalaga. You'll be mine, Yvette. Bulong ni Angelo sa tenga ni Yvette. Nang dahil dito ay nag-init na rin ang buong katawan ng dalaga at tuluyan ang bumigay. Sinagot nito ang mainit na halik ng binata at tuluyan ang nawala sa kanyang sarili. Nagpalaman na rin ito sa tukso dala ng nag-aalab na halik ng binata hanggang sa mapasakamay na ni Angelo ang kanyang katawan. Isang gabing puno ng mga ungol ang maririnig sa buong kwarto ni Angelo sa mga oras na yon. Nawala na rin sa isipan ni Yvette na ang kanyang kasiping ay si Angelo na kanyang amo. Matapos ng lahat ng mga naganap, ay hindi na nakatayo si Yvette mula sa kama ni Angelo. Doon niya naramdaman ang sakit ng kanyang buong katawan dahil sa kanilang ginawa magdamag. Minabuti na nitong mamahinga muna sandali bago bumalik sa kanyang kama. Ayaw niyang may makakita sa kanilang dalawa sa ganoong sitwasyon dahil isang malaking iskandalo ito kung nagkataon. Bukod doon ay hindi rin siya pinapakawalan ng mga bisig ni Angelo. Tuluyan na rin nakatulog si Angelo makalipas ng ilang sandali, ngunit si Yvette ay mababaw lang ang tulog. Kaya naman konting kaluskos lang ay napapamulat ang dalaga at agad na nilibot ang mata sa paligid. Habang nagpapalipas ng gabi, ay hindi nito sinasadyang marinig na mag-sleep talk si Angelo. Gawa na rin siguro ng pagod sa buong maghapon at sa alak. Kuya, patawarin mo ako, kuya. Pangako, hindi ko pababayaan si Nathaniel. Please, kuya. Sorry. Umiiyak na sabi ni Angelo. Marahang bumangon si Yvette nang marinig ang tinig ni Angelo. Nagtaka si Yvette sa kanyang narinig. Tila ba binabangungot ang binata? Pinagpapawisan nito at pabaling-baling. Kaya naman nag-alala na ang dalaga para kay Angelo. Sir? Tanong ni Yvette na tila nababahala sa kanyang mga naririnig. Niyugyug pa nito ng kaunti si Angelo upang magising ito mula sa pagkakatulog. Kuya, sorry! Kuya! Sigaw ni Angelo at biglang napabangon. Sa kanyang pagbangon ay sumakit ang kanyang ulo at nagising na lang ito sa katotohanang bangungot lang pala ang lahat. Parang totoong nangyari ang lahat ng napapanaginipan ni Angelo. Nakita nito kung paano naaksidente ang kanyang kapatid at kung paano hinabilin sa kanya si Nathaniel. Ultimo ang dugo na dumadaloy sa mukha ni Angelo ng oras na yon ay para bang totoong totoo. Nakahawak ito sa kanyang noo nang mapansin na may katabi pala siya ng oras na yon. Bumaling ito ng tingin sa kanyang katabi at nakita ang si Yvette pala ang kanyang nakasiping. Napangisi na lang ito at napahawak sa kanyang mukha. Bumangon si Yvette at tila nag-aalala sa kanyang amo. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong nito habang hawak ang kumot upang takpan ang kanyang hubad na katawan. Pilit din itong tinitingnan si Angelo, ngunit nakaharang ang mga kamay nito sa kanyang mukha. Bumuntong hininga si Angelo at inalis ang kamay sa kanyang mukha. Yes, I'm okay. Ani nito. Hinablot ito ang kanyang boxer at saka sinuot habang nakatalikod sa dalaga. Tumayo ito at tila walang pakialam kay Yvette. Nitignan ng dalaga ay hindi nito ginawa at inayos lang ang kanyang sarili. Nakaramdam ng malaking hiya sa sarili si Yvette sa ginawa ni Angelo, kaya naman napayuko lang ito at nanigas sa kanyang kinauupuan. Sabi ko nga, tatahimik na lang ako. Mahinang usal nito at kinagat ang kanyang labi.
Sabi ni Yvette sa kanyang sarili na hihintayin na lang nitong pumasok sa banyo si Angelo bago umalis. Nahihiya din ito sa kanyang ginawa dahil nagpadala ito sa tawag ng laman. Dapat ay tumanggi ito at umalis na lang noong siya ay may pagkakataon pa. Ngunit huli na ang lahat para magsisi at wala na rin namang mawawala sa kanya dahil siya ay buntis na. Ang tanging kanyang inaalala ay baka maapektuhan ang kanyang dinadala sa kanyang ginawa. Hindi na namalayan ni Yvette na siya ay natulala na dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Kung ano-ano na rin kasi ang sumasagi sa kanyang isipan dahil sa mga nangyari. At alam niya mapapagalitan siya ni Lorraine pag nalamang nagpagalaw siya sa kanyang amo. Ahem, ani Angelo upang makuha ang atensyon ng dalaga. Nagitla si Yvette kaya ito ay napabalikwas ng tingin sa kanyang amo. Yes sir, ano po? Hindi nito nalaman kung ano ang kanyang sasabihin at halatang natataranta. Hindi lang umimik si Angelo at hinayaan lang si Yvette. Bukod doon ay hindi nito makita ang kanyang damit para siya makapagbalik na sana at makabalik sa kanyang kwarto. Halos sumaba na ang kanyang leeg pagkatanaw sa ibaba ng kama na tila na walang parang bula ang kanyang mga damit. Miss Yvette, ito ba ang hinahanap mo? Ani nito, sabay abot ng kanyang mga damit. Hindi makatingin ng diretso ang dalaga kay Angelo, kaya kinuha niya ito na hindi nakatingin. Salamat po. Wika nito. Tumalikod si Angelo upang hindi mailang si Yvette. You can use my bathroom. Wash and fix yourself. Don't worry, hindi ako titingin hanggang makapasok ka sa loob. Wika nito. Agad namang sinunod ni Yvette ang sinabi ni Angelo. Ngunit bago pa ito makapasok sa loob ng banyo, ay biglang nagsalita muli si Angelo. Sorry. Alam kong maling sabihin hindi ko sinasadya pero I'm really sorry. Ani ni Angelo. Okay po sir. Maikling tugon ni Yvette at pumasok na ng tuluyan sa loob. Doon lang napagtanto ni Yvette na parang mali ang kanyang sinagot sa kanyang amo. Yvette, ano ba itong ginagawa mo? Sabit nito habang nakatingin sa salamin. Makaraang makapasok si Yvette ay siya namang umupo si Angelo sa kama at biglang binagsak ang katawan nito. Angelo naman, alam mo naman ang sitwasyon ni Yvette. Ano itong ginawa mo? Ani Angelo habang nakatingin sa kisame. Matapos ng gabing iyon ay hindi na nawaglit sa isipan ni Yvette ang mga nangyari sa kanila. Akala ni Yvette ay yun lang ang haharapin niyang problema. Ngunit hindi pala. Isang araw habang hinihintay ni Yvette ang kanyang alagang si Nathaniel, ay may hindi siya inaasahang bisita. Yvette, iha, may bisita ka! Tawag ni Manang Lourdes. Agad na lumabas si Yvette. Akala nito ay si Lorraine ang tao sa labas. Kaya naman sabik na sabik itong lumabas. Ngunit sa kanyang paglabas, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Gerald? Gulat na sabi ni Yvette. Oh, bakit gulat na gulat ka? Sabi nito. Anong ginagawa mo dito? Wala na tayong dapat pag-usapan, hindi ba? Sabi naman ni Yvette. Bakit? Anong masamang dalawin ko ang ina ng magiging anak ko? Sabi nito. Nagulat si Yvette sa kanyang narinig at nagtaka. Ano sinasabi mo? Huwag kang magmangmaangan pa. Totoo naman, hindi ba? Buntis ka. At sigurado akong ako ang ama niyang dinadala mo. Pagmamalaki nito. Hahawakan sana ito ang tiyan ng dalaga, ngunit umiwas si Yvette. Nalaman ni Gerald ang lahat ng ito dahil sa kagagawa ni Lorraine. Sinadya ni Gerald na puntahan ang clinic ni Lorraine. Hinahanap nito ang dalaga. Wala na kasi ito sa inuupahan nitong bahay at walang makapagsabi kung nasaan ito. Ano bang problema mo? Hinarap ni Lorraine sa Gerald. Simple lang ang tinatanong ko. Nasaan si Yvette? Kung sinasabi mo na sa akin kung nasaan siya, edi sana natatapos na tayo. Singhal na sabi ni Gerald. Nang dahil sa inis at yamot, ay nadala na ng bugso ng damdamin sa Lorraine. Pwede bang tantanan mo na siya? Masaya na siya kung nasaan man si Yvette. Diba't ito naman ang gusto mo? Kaya ka nga pumatol sa taratitat na si Sari.
tantanan mo siya dahil masaya na siya kasamang anak niya. Kahit si Lorraine ay nagulat sa kanyang sinabi, hanggang sa naalala ni Gerald ang lalaking sumuntok sa kanya at sinabing siya ang amo ni Yvette. Siniyasat niya kung saan ito nakatira at sa wakas ay natagpuan na rin si Yvette. Matapos marinig ni Yvette ang lahat, ay ramdam nitong nanigas ang kanyang tiyan. Ngunit lakas loob pa rin itong hinarap si Gerald at pinaalis. Nagkaroon ng kumosyon sa labas. Mabuti na lang at dumating sina Angelo at Sian. Bago pa man makarating sina Angelo at Sian sa bahay, pumunta muna ito sa clinic ni Lorraine. Lubos kasing nag-aalala si Angelo sa nagawa nila ni Yvette ng gabing yun. Sir, nagpunta na po dito si Yvette. The baby is fine and healthy, kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Sambit ni Lorraine at binigyan ng kopya ng ultrasound. Angelo, next month pwede na nating malaman ang gender niya. Sambit ni Sian. Hindi man maintindihan ni Angelo ang ultrasound na kanyang hawak-hawak, ay naiiyak itong makita ang kanyang magiging anak. Anak ko, usal na to. Una pa lang ay nalaman na ni Angelo ang lahat. Naroon si Angelo ng araw na ginawa ni na Lorraine at Yvette ang insemination. Nakita nito ang kanyang record at record ni Yvette para sa proseso. Noong una ay nagalit at gustong ihabla ni Angelo si Lorraine dahil sa ginawa nito. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang malaman nito kung sino ang babaeng kanyang nabigyan ng kanyang similya at ang kwento sa likod ng kanyang kagustuhang magkaanak. Nagkataon pa na si Yvette din pala ang magiging yaya ng kanyang pamangkin. Kaya sa maikling panahon ng kanilang pagsasama, ay nahulog na unti-unti ang loob ng binata. Sir, may problema po pala tayo. Wika ni Lorraine, naramdamang takot sa kanyang boses. Napatingin naman si Angelo. Ano yun? Alam na rin po pala ni Gerald ang kalagayan ni Yvette. Ikinwento ni Lorraine ang lahat. At doon nag-alala si Angelo sa maaaring gawin ni Gerald sa dating kasintahan. Bago pa man umalis ang magkaibigan sa klinik, ay nagsabi si Lorraine ang kanyang huling salita. Sir, sa pagkakataong to, sana paniwalaan niyo ako. Kayo ang tatay ng dinadala ni Yvette. Akong gumawa ng lahat kaya ako ang nakakaalam ng katotohanan. Ani nito na may seryoso mukha. Tumangu lang si Angelo at umalis. Tama nga ang naging kutob ni Angelo. Naroon si Gerald at muli hinahara si Yvette. Pumagit na ito sa dalawa. Sino may sabing pwede kang pumunta sa pamamahay ko? Sambit ni Angelo. Gumisi si Gerald. Ha! Ang angas mo naman ata, boy. Hindi porket mayaman ka, ipapadaig ako sa'yo. Alam kong baho mo, Angelo. Hindi ako pupunta bigla-bigla kung wala akong balang ibabaril sa'yo. Banta ni Gerald. Kumunot ang noon ni Angelo. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko ang nangyari sa'yo at sa kuya mo last year. Hindi ba't ikaw lang naman ang lalaking bumangga sa mismong sasakyan ng kuya mo? Siwalat na Gerald. Ikaw mismo ang pumatay sa kapatid mo para makuha ang yaman niya na dapat talaga ay sa'yo. Ulit ni Gerald. Nandito ka para maghigante, hindi para magmalasakit sa anak niyang si Nathaniel. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. May katotohanan kaya ang mga sinabi ni Gerald? Kung gayon, paano na si Nathaniel? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sir, humihingi po ako ng tawad dahil hindi ko po sinabi ang totoo sa inyo. Anong totoo? Dahil ikaw ang pinadalang undercover ng orphanage para siya sa atin kami ni Nathaniel? Tama ba ako? Paano mo po? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, nabunyag na ang tinatagong dihim ni Angelo at ang lahat ng ito ay kagagawa ng dating kasintahan ni Yvette.
na si Gerald. Ano kaya magiging reaksyon ni Yvette? Dito na nga ba magwawakas ang lahat? Tunghayan ang huling kabanata. Hindi makapagsalita si Angelo sa isiniwalat ni Gerald. Hindi lamang si Yvette ang nakinig ng lahat, pati na rin ang ibang kasambahay nila. At si Manang Lourdes ay narinig ang lahat. Totoo po bang sinabi ng lahat, Papa? Ani ni Nathaniel, nakararating lang din galing eskwelahan. Lalong nagulat ang lahat at napalingon kung saan ang galing ang tinig. Nangingilid na ang mga luha ni Nathaniel at halo-halo na ang kanyang nararamdaman. Bakit po hindi kayo makasagot, Papa? Totoo po bang sinabi niya? Kayo po bang bumangga sa sakyan ni na Daddy at Mommy kaya sila namatay? Ulit na tanong ng musmus na bata. Ika nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Ang pinakakinakakatakutang araw ni Angelo ay dumating na at wala na siyang magawa kung hindi alalahanin ang nakaraan. Nang gabing iyon ay may naging pagtatalo ang magkapatid. Si Angelo at si Miguel, ang daddy ni Nathaniel. Ikaw na naman ang bida! Ikaw na naman ang kinampihan ni na Dad! At ano ako? Ako naman ang pabigat at walang kwentang anak. Puro na lang ikaw. Sigaw ni Angelo. Lasing na lasing si Angelo noon at halos hindi na makatayo ng maayos sa sobrang kalasingan. Angelo, hindi totoo yan. Nakikita rin ni na Dad ang lahat ng efforts mo. Sa katunayan, ikaw ang next in lineup ni na Dad sa pagiging CEO. Bunyag ni Miguel kahit alam nitong sarado ng isip ni Angelo at hindi siya nito pakikinggan. Next sa pagiging CEO? Bakit? Dahil sa'yo nila ipagkakatiwala ang bago nilang negosyo. At kaya nila ibibigay sa akin ng kumpanya dahil palugit, bankrupt na. Huwag mo nga akong pinaglololoko, kuya. Lahat kayo, ayaw sa akin kasi hindi mo ako kasing galing. Nang dahil sa impluwensya ng alak, at dala na rin ang sama ng loob, ay tuluyan ang nawala ng kontrol si Angelo sa kanyang sarili. Dinuro nito ang lahat ng kanya nakita, kasama na rito si Manang Lourdes na umiiyak na rin dahil sa pagtatalo ng magkapatid. Wala makaaawat kay Angelo sa kanyang pagwawala. Inihagis rin nito lahat ng muebles na kanyang makita at walang habas na sinira ang lahat. Nang dahil sa ingay ay bumaba ang asawa ni Miguel at nilapitan ng kanyang asawa. Upang hindi na lumalapang hidwaan ang magkapatid, ay minabuti ni Miguel na iwan si Angelo sa kanilang sala at hayaan na magwala. Ilang sandali pa at narinig nilang humarurot ang dalang motor ni Angelo. Bilang kuya ay lubhang nag-alala si Miguel, kaya napagpasyahan itong sundan ang kanyang kapatid. Hindi naman pumayag ang kanyang asawa na hindi sumama, kaya dalawa silang sinundan ni Angelo. Naghahabulan ang dalawa hanggang sa nawala ng kontrol si Angelo sa kanyang motor. Nakita na lang niya ang kanyang sarili na nakahandusay sa kalsada at duguan. Pinilit nitong imulat ang kanyang mga mata at nagulat ito sa kanyang nasilayan. Pakiramdam niya ay may humila sa kanya kung saan. Kuya! Sigaw ni Angelo. Wasak ang sasakyan ng kanyang kuya at halos lumiyab na ang kanyang motor. Shhh! Ano ka ba? Nandito lang ako. Wika ni Miguel. Kalapit niya ito na tila ba hapong-hapo. Nakita niyang duguan ang kanyang kuya at sumusuka na rin ito ng dugo. Sinyales na malala na ang kalagayan nito. Sandali lang kuya, hihingi ako ng tulong. Kahit naman sakit ang kanyang buong katawan, ay pinilit itong tumayo. Subalit hinawakan ito ni Miguel sa pulsuhan at umiling. Ipunin mo na lang ang lakas mo. At nagsimula naman itong umubo ng dugo. Makinig ka. Alam kong mahal na mahal mo si Nathaniel. Kaya alagaan mo siya, ha? Alam kong magiging mabuti kang papa para sa kanya. Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan. Please, kuya. Please. Makaawa ni Angelo. Ngunit huli na ang lahat at naghabilin na ito sa kanyang kapatid. Biglang huminto ang motor na sinasakyan ni Angelo at bumangga naman ang sasakyan ni Miguel dito.
Sa lakas ng impact, ay himalang tumalsik si Angelo. Ngunit hindi dinapuan ang swerte ang mag-asawa at inararaw ang motor ni Angelo at bumangga sa poste. Agad na namatay ang asawa ni Miguel at hindi na rin nagtagal ang buhay pa ni Miguel. Tila kahapon lang nangyari ang lahat para kay Angelo. Ngunit kahit anong gawin niya, ay huli na ang lahat. Siya nang sinisi ng lahat at hindi na nito maipagtanggol ang kanyang sarili. Nathaniel, go inside. Utos ni Angelo. Yvette, masama sa iyo ang ma-stress. So please, pumasok ka na rin. Walang nagawa si Yvette kung hindi sumunod. Ramdam na rin kasi nito ang paninigas ng kanyang tiyan. Nathaniel, tara na. Tara na sa loob. Ayan nito sa kanyang alaga. Nanatili ang dalawa sa kwarto ng musmus na bata. At pinapakalman ni Yvette ang kanyang alaga dahil sa kakaiyak nito. Lubos na nahahabag ang dalaga sa kanyang alaga. Ngunit wala siyang magawa upang maibsan ang lungkot na nadarama nito. Galit ako kay Papa! Hagulgol na sabi ni Nathaniel. Dahil sa kanya nawala sina Daddy at Mommy. Niyapos ng dalaga ang kanyang alaga. Shhh! Hindi pa natin alam ang totoo. Huwag kang magsalita ng ganyan, okay? Ang mabuting kuya, nag-iisip muna ng mabuti bago magbitaw ng salita. Palagi mo yung tatandaan, ha? Paliwanag ni Yvette. Tumango ang bata, ngunit kita sa mata nito ang galit na nadarama. Nang dahil sa mga nangyari, ay magkahalong awa at galit ang naramdaman ni Yvette. Awa dahil naiwan pala si Nathaniel sa isang sakim na tito. At galit dahil sa lihim palang plano ni Angelo para kay Nathaniel. Dinulog ito agad ni Yvette sa nakakataas. Magiging malaki ang epekto ng mga nalaman mo sa proseso ng pag-ampo ni Angelo sa bata. Kung isusumitin natin ang lahat ng yan, handa ka bang tumistigo? At isa pa, mapapatunayan mo bang may katotohanan lahat ng yan? Alalahanin mo, future ni Nathaniel ang nakasalalay dito. Paalala ni Rowena. Doon na pagtanto ni Yvette. Napaniniwalaan nga ba niya si Gerald, gayong wala namang pinakitang masama si Angelo sa kanya, at lalo na sa pamangkin nito. Sa katunayan, ay overprotective pa nga ito sa bata, at sila pa madalas magtalo sa paraan ng kanyang pag-aalaga dito. Ramdam din niyang totoo lahat ang pinapakitang pag-aalaga ni Angelo. At dahil dito, ay nagtataka si Yvette kung paano nalaman ni Gerald ang lahat ng ito. Hanggang isang araw, day off ni Yvette. Nagtungo ito sa orphanage upang bisitahin ang mga bata at nakasalubong nito ang isa sa kaibigan nila ni Gerald na isang abogado. Dito niya nalaman ito pala ang humawak ng kaso ni Angelo at nalaman ang buong katotohanan. Inalam din ni Gerald ang lahat ng tungkol kay Angelo at siniyasat lahat ng maaaring makasira dito. Subalit hindi basta-basta na tao si Angelo. At sa huli, ay siya pa ang nagpatapon sa kulungan. Ang ibig po bang sabihin nun ay hindi talaga sinadya ni Angelo Guanzon ang lahat? Nagtatakang tanong ni Yvette. Yes, pinapunta niya ako dito para kausapin si Miss Rowena. Nagulat nga ako dahil kilala niyo pala ni Gerald si Mr. Guanzon. He is a great man. And during the trial, hinarap niya ng buong tapang ang lahat. Pero syempre, ang tanging makikita lang ng mga tao ay ang surface ng mga nangyari. Kaya heto ngayon, hanggang ngayon, people blame him sa nangyari sa kanyang kapatid. And I feel pity for him. Pero dahil sa pangako niya sa kapatid niya, he should be strong for Nathaniel. Siwalat ng abogado. Nang dahil doon, ay naging malinaw na ang lahat kay Yvette. Doon niya napagtantong, mas dapat niyang pagkatiwalaan si Angelo kaysa sa kanyang dating kasintahan. Nang gabi ring iyon, ay umuwi si Yvette at nakita nito ang kanyang amo sa may sala. Good evening po, sir! Bati nito na may ngiti sa kanyang mga labi. Tiningnan lang ito ng binata at yumuko ng kaunti. Matapos ay inilihis nito ang kanyang tingin kay Yvette at tumitig sa kawalan. Ramdam ni Yvette ang pagiging matamlay ni Angelo matapos ang insidente yon. Kaya humingi ito ng paumanhin
dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi naman aabot ang lahat ng ito sa guluhan. Nga po pala, doon po sa nangyari noong nakaraan, humihingi po ako ng pasensya. Nakayuko nitong sabi. Bumaling ng tingin si Angelo. Masama ba akong tao? Agad nitong sabi na pinagtaka ni Yvette. Po? Ani ng dalaga. Napangisi na lang si Angelo at binaling na lang ang tingin sa ibang bagay. Baka sa mukha ni Angelo ang kalungkutan. Sige na Yvette, magpahinga ka na. Nang makita ito ni Yvette, ay lakad loob itong nagsalita. Hindi po sir. Bigla nitong sabi. Sa katunayan nga po, kahit masungit ka, balidoso at KJ, isa po kayo sa pinakamabait na tao na nakilala ko. At naniniwala po ako sa inyo, sir. Nang dahil sa mga sinabi ni Yvette ay nabuhayan si Angelo. Salamat. Wika nito at sa isang iglap ay lumakas ang kanyang loob. Dumating na ang araw ng pagpapasya kung karapat dapat nga bang maging legal na magulang ni Nathaniel si Angelo. Nilahad na ng abogado ni Angelo ang mga papeles at nakausap na rin nila ang batang sa Nathaniel. Angelo, ayos ka lang ba? Tanong ni Sian. Sa totoo lang hindi. Matapos ang insidente sa bahay, ramdam ko ang paglayo ng loob sa akin ni Nathaniel. Ginawa kong lahat para suyuin at ipaliwanag sa kanyang mga nangyari pero wala pa rin siyang imik tungkol dun. Pinapanalangin ko na lang na kung hindi papayag ang hukuman na ako maging legal guardian ni Nathaniel, sana'y maalagaan siya ng maayos. Pero hindi pa rin ako titigil para alagaan siya at magabayan sa kahit anong paraan. Sabi ni Angelo. Tiwala lang, Angelo. Alam kong gagabayan ka ng kuya mo. Alam nating lahat ang buong katotohanan. Usal ni Sian upang lumakas ang loob ng kanyang kaibigan. Ilang araw ang lumipas at nagbabana ng hatol ang nakakataas tungkol sa kustodiya ni Angelo sa kanyang pamangkin. Marahang binuksan ni Angelo ang sobre at ang lahat ay nakaabang sa laman nito. Habang binabasa ni Angelo at ang kanyang abogado, ang lahat ay halos hindi humihinga ang binata. Hanggang sa mabasa nitong, granted na ang kanyang pagiging legal guardian ni Nathaniel. Agad na pinuntahan ni Angelo ang kanyang pamangkin na noon ay nasa pangangalaga muna ng ahensya. Masayang-masayang lahat lalo ng binata. Nathaniel, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. At maraming salamat dahil pinagkatiwalaan mo akong muli. Umiiyak na sabi ni Angelo. Papa, kasi sabi sa akin ni Ate Yvette, lahat naman tayo nagkakamali. At isa pa, wala po kayong naging kasalanan sa pagkawala nila Daddy at Mommy. Ipinaliwanag nila sa akin lahat at naniniwala po ako sa inyo, Papa. Umiiyak ding sabi nito at niyapos ang kanyang papa. Masaya ng lahat, ngunit isang nakakalungkot na balita ang biglang dumating. Hinahanap ni Angelo si Yvette. Mula ng araw na sila'y nagkausap, doon na rin naging open ang dalawa sa isa't isa. Kung kailan, lilisa na si Yvette dahil patapos na ang kanyang mission kay Angelo. Nasaan man ang si Yvette? Tanong na binata kay Manang Lourdes. Nagulat pa ang binata dahil mugto ang mata ng matanda. Pati na rin ang iba pa nilang kasambahay ay namumula ang mata nito at mga ilong sa pag-iiyak. Sir, tawag ni Yvette na may bitbit na bagahe. Nagtaka ang binata kung bakit daladala nito ang kanyang bagahe. Agad din itong niyapos ni Nathaniel at umiyak. Ate, ngayon po ba talaga? Pwede po bang magstay pa kayo dito, please? Ate, please? Makaawa ni Nathaniel. Hinaplos lang ni Yvette ang pisingin ng musmos na bata at ngumiti. Sa pagtunghay ni Yvette ay nakita niya ang gulat na mukha ni Angelo. Sir, naging maganda po ang pagtanggap ninyo sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng mga taong nakasama ko sa bahay na to. Pero po, sir, humihingi po ako ng tawad.
dahil hindi ko po sinabi ang totoo sa inyo. Paligoy-ligoy pa na sabi ni Yvette. Sa totoo lang ay ayaw na lumisan ni Yvette sa bahay ni na Angelo. Ngunit may sarili din siyang buhay na babalikan. At isa pa ay kailangan niya na ring alagaan ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagdadalang tao. Dahil ikaw ang pinadalang undercover ng orphanage para siya sa atin kami ni Nathaniel. Tama ba ako? Paano mo? Hindi makapaniwala si Yvette sa sinabi ni Angelo. I knew it. Nang malaman kong kakilala mo ang naging abogado ko, nung magkita kayo sa orphanage, I was there. Nakita at narinig kong lahat. And I'm glad na tamang babae rin ang pinili ko para alagaan ang mga anak ko. Usal nito na ikinagulat naman ang lahat. Mga? Hindi ko po maintindihan, sir. Sagot naman ni Yvette. I know you're bearing my child, Yvette. Sa clinic ni Dr. Lorraine. I'm the sperm donor from that clinic. Kahit ako nagulat na ang lahat ng pangyayari mula sa umpisa ay may dahilan. And how na magiging maayos ng lahat. Can I ask you to stay with us? And be the mother of my children? Seryosong tanong ni Angelo. Nangilid ang luha ng dalaga. Yes, Angelo. Yes. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.